So sa part nito guys na medyo magulo kasi nga nilagay natin to dun sa kabila yung working na RAM, no, sabi ko kanina eh hindi gumana. Hindi siya nagkaroon ng display. Kaya medyo magulo to. May iba tayong suspect dito guys. Hello guys, welcome back sa ating channel. Today is Monday, May 4, 2020. At dito sa lugar namin sa Romblon ay under na kami ng GCQ. It means na pwede nang lumabas yung mga tao, pero may mga restriction pa rin. Bali galing ako kanina sa bayan at ayun nga, nakita ko na open na yung karamihan sa mga business establishments, no? Nag-ooperate na sila ng normal. Yun nga lang, ini-implement pa rin yung pagsusuot ng face mask and social distancing. No, kaya dahil nga nakakalabas-labas na rin yung mga tao dito, eh meron na tayong mga natatanggap na mga repair sa computer. No? At I hope ay magkaroon na rin tayo ng tanggap ulit sa pagpiprinting dito sa ating digital printing. No? At kanina sa bayan, meron akong ginawang computer. No? Nag-home service tayo doon. At ngayon, meron dito rin tanggap na desktop. Ang sabi ng may-ari ay walang display. O kaya i-check natin to ngayon kung ano ba yung kanyang problema. Kaya tapusin mo yung video natin. Kung bago ka lang sa channel natin, ay papakilala muna ako sa iyo. Ako si Dixie, isang public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Ang business ko ngayon ay digital printing. No, kaya kung gusto mong matuto sa ganitong business din, ay subscribe mo na yung aking channel at pakihit na rin yung notification bell. Piliin mo yung all para notified ka sa lahat ng aking uploads. Tara, simulan na natin to. Well guys, isaksak muna natin yung kanyang mga cables. Lagay natin yung kanyang power cable at itong ating VGA. So lagi niyong tatandaan, pagka merong video card yung inyong computer, dito niyo dapat ilalagay yung video cable. No, hindi rito sa built-in. Okay, so dito natin ilalagay. Yan. So nalagay na natin. I-test na natin. No. I-on na natin yung ating computer. Titingnan natin kung ano yung kanyang problema. Lagay muna pala natin to. Saksak muna natin. Ngayon, try natin i-on. No, para makita natin yung, kung ano yung problema nito. So may power naman pala siya. Okay, tayin lang natin. Okay, so ito guys yung napansin ko, no? Walang display, pero may power yung ating computer. No? May power siya. At kung mapapansin nyo, yung part na to ng monitor, yun, no? Yan, nagbiblink. No? So pagka ganon, ang pinaka primary suspect natin dyan ay memory. Okay, kaya i-off muna natin to. I-off natin. Okay. Off muna natin yan. Kailangan natin mabuksan to. Galing ko muna to. Medyo masikip kasi itong aking shop. Pero okay lang yan. Ang mahalaga eh meron tayong shop. At tayo ay nakapaggagawa ng ating mga trabaho. Okay. So buksan muna natin to.
Tanggalin natin yung takip muna. Okay. Ayun ako sa inyo. Dito yung takip niya. Alam niyo naman kung saan yung takip kasi nandito yung board sa baba. So takip yun nasa taas. Then slide mo lang. Okay. So, ang isa sa ginagawa ko dito, no. Ang isa sa ginagawa ko dito, pagkabukas natin ay yan. Pa-check natin yung memory ito. Itong memory na to. Kasi meron siyang dalawang memory, oh. Mapapansin mo, dalawa. Oh, may dalawang memory. So either sa tingin ko lang, no, either merong isa sa kanila na may problema. No, kaya re-remove muna natin. Okay. Try natin na i-ano muna. Yan. So nakabit natin yung isa lang muna kakabit natin. And then ite-testing natin. No, kung gagana ba siya. Okay guys, i-on natin ulit, no? I-on natin. Tanggalin muna natin to. Para wala sa gabay. Okay. So nalagay na natin yung ano ulit. Tsaka isang memory lang muna tayo ngayon. Isang RAM. Okay, i-on ko na. Hindi ko na papakita yung button. Nakita nyo na rin kanina. Okay. So guys, pag gumana to, ibig sabihin, memory yung may problema. So, ayun. Gumana siya. Diba? So, yan. Meaning to say, isa dun sa ating memory ay faulty na siya. Pero ito try pa natin i-fix. No? Simple lang yung gagawin dyan sa mga ganito. No? Pwede tayong gumamit ng eraser. To eraser. And then, i-ano natin, scratch lang natin tong parang gold na part. Kasi may ano to eh, may mga, parang habang tumatagal, parang may mga carbon particles. Para medyo malinis siya. Kumbaga sa bakal, parang kinakalawang. Parang ganun. Ganun yung pagkakaano ko. Kaya, kailangan natin siyang linisin. No. Ayan. Pwede tayong gumamit ng eraser lang. Ito, ginagamit din tong step na to sa mga video card. Yan. So, okay na siguro to. I-off ko na. Kasi, okay na eh. Nag-open na. Hindi na tayo pinahirapan. Yan, shutting down na siya. Pagka gumana to, okay. Babalik na natin siya. O, pero kung nag-fault ulit siya, no, after a week or a month, i-recommend na natin sa customer na palitan na to, tong memory na to. Okay. So wait na lang natin. Medyo matagal, so i-ano na natin, i-force na natin, siguro. Buhutin na lang natin. Try natin ilagay ito. O, pag gumana to, gumana yung ating magic eraser. Magic eraser. Tignan natin. Okay. Yan, nilagay ko na yung pangalawang RAM. O, yung memory.
Okay. Tingnan natin kung gagana. Yun guys, oh, wala talaga yun, so, ganun pa rin, no? Ibig sabihin pagka ganun, may ano yan, may dalawang possible problem, no? Either itong slot na to, itong slot nito, or yung memory mismo yung may problema. No, kaya kukunin ko to, ilalagay ko dito, no? Titingnan natin kung gagana. Pagka gumana yan, ang may problema na is yung memory natin. Pero kung hindi rin to gumana doon, ang may problema yung ating RAM slot, no? At titatry din natin i-scratch yun mamaya ng screwdriver. Okay, so patayin muna natin to, no? Tingnan natin kung yan. Patayin muna natin. Kailangan before natin i-remove to ay wala tayong power. Yan, tanggalin muna natin. Try natin to ilagay doon, no, sa kabila. So make sure na narinig nyo yung tunog na yon, no? Nakalock na siya. Okay, so ngayon, testingin natin. No? Saksak natin to. Ayan. I-on natin ngayon kung gagana. Tingnan natin ha. I-on ko. And so working itong ating board naman, walang problema. Ngayon guys, napansin nyo ba? No? Hindi nag-on. Yun o. Yun o. So dito sa part nito guys, makakapag-decide na ako na ang may problema ay yun, yung slot na yun. No, kaya may gagawin tayo. No, ang may problema ay yun, yung slot. Kasi hindi siya nag-on. Ah, hindi pa rin nagkaroon ng display. No, kaya sa tingin ko, okay naman yung ating RAM. No, okay yung ating RAM. Ang may problema ay itong slot na to. Ayan. Kaya di ang gagamitin natin pang scratch dyan ay screwdriver na manipis, no? Kukuha lang ako, gusto ito, pwede to. Iganon lang natin, try mo lang yan. Ganun. Kabilangan. Try natin. Try natin kung gagana. Pag gumana, okay na siya. Sige natin. Okay. So, kabit natin. Mahirap mag-video eh. Solo lang kasi ako. Ayan. On natin.
Okay, so dito guys, so wala pa rin talaga. So, hindi pa rin nag-on yung ating hindi pa rin tayo nagkaroon ng display. So sa part nito guys, na medyo magulo kasi nga nilagay natin to dun sa kabila yung working na RAM, no? Sabi ko kanina, hindi gumana. Hindi siya nagkaroon ng display. Kaya medyo magulo to. May iba tayong suspect dito guys. No, kaya itatry natin ilagay to. Try natin na sabay. No, sa tingin ko walang problema sa ating RAM. No, walang problema sa RAM slot. Sa mga RAM natin, walang problema. No, ititest natin tong CMOS battery. So ito yung CMOS battery. No, para matanggal mo yan. Yan, ito yan mo yung lock na yan. No. Hilahin mo lang pag ganun. Yan, tapos tatalbog na yun. Yan, pwede mo na ngayon bukutin. Yan, so ito na siya. Yan. Tabi muna natin ng mga 1 minute. After 1 minute, ay ibalik natin siya. Okay? Okay guys, tapos na yung 1 minute. So balik na tayo. No? Iyan na natin to. Kabit natin siya. Pagkakabit niyan, huwag niyong masyadong anuhin. Yan, basta ipa-shoot nyo lang na gano'n and then i-push nyo lang siya. Yan. So, automatic na yun. Yan. Yung saksak natin ha. I-connect natin yung ating power cord. Connect natin. Yan. Hirapan ako mag-video eh. Yan. Yan, i-on natin. I-on natin yung ating PC. Yan. Serbahan natin. Ayun. Yung tunog na yun guys is ang ibig sabihin nun normal. No, may mga katumbas kasi yan eh. Sa pag-troubleshoot ng computer ay mayroong ano yan tinatawag na post power on self test. Yun yung post. No, yung mga beep dyan na naririnig nyo may mga meaning yan. Yung single beep ang alam ko pagka ano ayan, may display na tayo. Yung single beep na naririnig natin kalimitan is normal. Meaning to say normal yung ating computer. Yung iba naman yung mahahabang beep ay minsan memory, no? Memory 'yon. Okay. So yun guys, valid sa part na to ay napatunayan natin na ang may problema is hindi yung ating RAM kundi yon CMOS battery, no? Kaya ni-expect ko na kapag binalik natin to sa may-ari ng ganito lang ay magbabalik ulit yung sakit niya na hindi siya magkakaroon ng display, no? Kaya ang gagawin natin bago natin to ibalik ay bibili muna tayo ng CMOS battery, no, para bago natin ibalik eh good condition na siya, hindi na maulit yung problema. Okay guys, yun lang muna sa ngayon. Nalaman natin na kapag ka walang display, hindi lang memory or video card yung may problema. Possible din pala na CMOS battery yung maging problema. No, kaya kapag ka na-encounter nyo to, isa rin yung sa i-check nyo. No, sana ay meron kayong natutunan. Kasi ito yung kadalasang problema. Ito yung kadalasang problema ng ating mga computer. Nakala nung iba ay malalang problema na ng computer. Kung minsan may mga na-encounter ako ng mga client na in-stack na nila ng matagal na panahon yung kanilang computer dahil lang doon. So hindi ko inaanot ginagawa to para i-degrade yung mga technicians, no? Baka kasi mayroong magsabi na inaano natin to para magpasikat or ano. Ang inaano ko lang dito is para makatipid yung karamihan sa atin. Kapag kaganito yung mga problema lang, kaya naman pala nating isolve sa sarili lang natin. Kapag kagano na wala pa kayong pamalit nung CMOS battery, no, tag-20 lang naman ata yan. Pagka wala kayong mabiling ganon at na encounter nyo na ganon pa rin paulit-ulit, pwede nyong i-reset lang
tanggalin nyo lang yung CMOS and then ibalik, no, para gumana lang yung computer nyo pansamantala. Pero masyadong hassle yon kung ganun palagi. Kaya I recommend na palitan nyo na talaga siya kaagad. At kung nagustuhan mo yung ating video, paki-like naman at mag-comment ka sa comment section natin sa baba. At huwag kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. Muli, maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat.